Kuibo, andito na ulit tayo. So, meron na ulit akong bagong sasabihin sa inyo tungkol dito sa pandemic na ito, kung bakit ito ay ganun kabilis dumami. So, umpisa natin dito sa pagtatapo ng basura. Okay, pansin nyo ba yung kung bakit napakabilis dumami ng kaso ng COVID dito sa Pilipinas? Alimbawa na lang, kaya na lang pagtatapo ng basura. Kaya nung mga napapansin ko dyan sa karsada, da madalas mga yung mga taong nagtatapo ng kinainan nila, yung galing sa mga fast food change, gano'n. Hindi ko nababanggitin. So, basta yun na yun. Alam na nila yun, yung mga mahilig magtapo ng basura na kinainan, lagi galing sa mga sasakyan. Dahil dito sa San Chidoro, dito sa 24 ba yun? Dami ako nakikita mga tinapo na pinagkainan, mga galing sa mga sasakyan. Unang-una yun. So ganito yun, mga katribo. Yung mga ano na yan, yung gaya na ito, San Chidoro dati, walang COVID dito na itala. So, napakatagal bago nakapagtala. Ganyan lang na bawa yung galing ng Calapan. Okay, papunta ng Puerto o San Chidoro. Bumili ng pagkain sa isang fast food change. Di kakainin yun sa loob ng sasakyan. Siyempre habang bumabiyahe, masarap kumain. Eh, hindi bawa sila asymptomatic sila o may COVID sila, hindi nila alam. Kain sila ng kain. Tapos, yung pinagkainan nila, yung mga pinaglagyan, tapos may mga teratraya, mga buto-buto, kung ano-ano, itatapo lang yung hulog sa bintana ng sasakyan. Pagkatapos nun, may iwan nila yun, may mga hihikap-hikap na hayop gaya ng aso, pusa o kung ano na pa. Yung mga yun, makikita yung pinagkainan na yun, yung basura. Siyempre may mga laman-laman yun, kakainin. Hindi alam nung nagtapo na yun kung sila positibo o asymptomatic lang sila. So makakain yun ng hayop na yun. Makakain yun, tapos uuwi yun sa kanyang amo. Tapos pagdating sa bahay, hahaplos-haplosin ang amo yan. So ayun na, hahalik-halik sa amo, himod-himod yun. Doon na yun mahahawa. Siyempre nakain ng aso yung kinainan nung nagtapon, eh kung positibo pala yun, adi makupunta sa aso. Pagkatapos nung matatransfer doon sa tao, sa kanyang amo. So may pamilya yun, maghahawa-hawa yun hanggang sa dumami. Kahit wala na talang kaso sa isang lugar, ay mangyayari ay magkakaroon dahil doon sa mga mahilig magtapon di yan kung saan saan tap ng tapon. Kung hindi kayo tapon sa taman, lagay na ilunokin nila ang ga. May hilig nilang kumain eh. Bago hindi na naman nila gawin nyo kanilang responsibility pagdating sa pagtapo ng basura. Tapos ito pa nga pala mga katribo, isa pa. Hindi lang naman dun yung dahilan kung bakit siguro napakabilis sa, lalo na sa kamay nila, napakabilis dumami yung sakit na yan. Yung pansin nyo ba yung dengue? Hindi naman ito lumaganap kaya no. Pero maraming lamok. So ang posible nyan, yung lamok, kaya maraming pating nakaka-COVID. Yung lamok, posibleng siya din yung nagka-transfer, nagkakalat sa mga tao. O kakagat dun sa mga positibo sa sakit. Makakakuha ng dugo, lilipat, pupunta dun sa mga taong walang sakit, makakagat yung taong walang sakit. Ayun na,
malilipat ngayon dun sa may sakit, matatransfer. So kung ang isang tao ay makakagat ng isang lamok, tapos sa isang gabi makakapagpalipat-lipat yung kung 10 tao, ay siguradong ganong karami sa looban ng isang gabi ang posibleng mahawa, no? So dapat yung ano, ipatayin din natin yung mga lamok. Posibleng yun yung isa sa dahilan kung bakit napakarami na italang kaso ng COVID. Yun ay tips ko lang sa inyo. Eh dahil base din lang yan sa nakikita ko, eh. Dahil nga, lalo ako naglagi ako nagmumotor, gaya na lang basura, lagi ako nagmumotor, eh nakikita ko yan. Tapos minsan, di may iwasan, nakakagat din naman ako ng lamok, kaya dahil dito naman tayo sa kagubatan. Nandito kaya tayo sa Mindoro. Pero matibay naman tayo. Hindi tayo basta tarkab lang siguro yan. Eh, ikaw ganun man lagi hapon-hapon na naglalamunado ng kalamansi. Lagyan taas ng vitamin C, no? So, ganyan lang mga katribo. Kung ano yung may mga magtatapon ng basura, basta-basta na lang. Bawi kayo nagmumotor o nakasasakyan, nakita nyo. Yung sasakyan na nasa unahan nyo, nag-itcha ng basura. Ay pitadahan yung mga galing. Ay pag hindi yan ay napahiya. O di kaya damputin niya at iba tumilo sa loob ng bintana ng kanilang sasakyan. At hindi kayo kung saan-saan nila itatapon, ay sigurado yung mga mapapahiya din. O di kaya picturean niyo yung plaka, tapos i-report niyo. Masyadong burara kasi yung mga yan. Ang dami ko nakikita ang ganyan, eh. Tatambak yung mga pasira kung saan-saan. Kasi siguro yung sakit, kalat na kalat. Dahil sa tao din. Sa tao ang pagkakamali. Wala sa paligid. O posible yung sasabihin airborne. Pwede gayon. Airborne. Yung Air Force, airborne. Joke lang. Yung ano. Yun nga. Posible yun din dahil lamok at saka yung pagtapon ng basura kung saan saan. Posible hindi tablan yung mga hayop ng mga yung sakit na yun, ay kung maipasa naman ng hayop sa kanilang amo, ay dyan ang posibleng magkalat ng sakit. Tapos yung amo nila, mapunta-punta din kung saan-saan, ayun, mahawan at mahawan. Dadami ng dadami. Ganon din yung lamok. Palipat-lipat, ganon din yung amo. Kung sino-sino nakukundak, ay di dadami ng dadami. So, ganyan na lang mga katribo. So, bye-bye. Isa pa pala mga katribo. Yung mga gumagamit ng face mask, ha. Makita po naman sa maayos na lagay yan. Ang sama naman tignan sa guwa. Makikita mo ganyan yung kinagkalakad sa kasada. Kita mo yung may face mask doon sa daan. Ay baka mamaya may COVID. Baga kung hindi mo COVID ay... Eh kung may TV ba gayon nagsuot noon, edi gidadami yung TV. Okay ba may HIV positive baga? Edi gidadami din yung dadami. So pakitapon sa mga nagsusuot dyan ng face mask, yung mga disposable, pakitapon sa basurahan na maayos. So gayon na lang. Bye-bye.